Nakakaiyak, nakakakilig, nakakatawa, nakaka-inlove. Dear M.O.R. Dear M.O.R., a pleasant afternoon sa inyo, Guapopoy at Gorgeous Bea. My name is Lalaine, 27 years old, and I am a freelance photographer and events organizer dito sa San Juan. I am a new listener. Na-discover ko lang kayo dahil isa sa mga kaibigan ko. Nakikinig kasi siya ng isang episode nyo sa Spotify habang nasa biyahe kami ng magbabarkada. Kung makikita nyo lang kami noon, todo react kami sa kwento habang nasa sasakyan kami. Popoy at Bea, I actually messaged you guys kasi gusto kong humingi ng advice mula sa inyo. Nakakatuwa, ba? Diba? Dati, nagre-react lang ako sa mga kwento nyo. Ngayon, ako naman ang may gustong ihingi ng advice from you guys. Allow me to start my story by telling you a little bit about myself. Noon pa man, Popoy at Bea, I never nang naging priority ang pagkakaroon ng love life. Siguro kasi sobrang busy ko sa mga events na ino-organize ko, kaya never talaga akong nagkaroon ng time to actively look for a jowa. Para lang clear ha, syempre, nagkaroon na ako ng boyfriend noon. I had two serious relationship nung college pero parehas na uwi sa wala ang mga iyon. Madalas kong naririnig na reason masyado daw akong non-committal. Ewan ko ba? Hindi ko lang talaga kasi feel yung everyday nakikipag-usap sa isang tao. Yung mga boyfriend ko kasi noon may mga expectations. Expectations na hindi ko nami-meet. Kaya ko kasing tumagal nang hindi nakikipag-usap sa boyfriend ko noon for a week. Sila, hindi nila kaya. Daig pa daw nila ang walang girlfriend. Kaya eto, Popoy at Bea, umabot na ako sa point na ayaw ko nang pumasok sa isang relationship. Para kasi sa akin, it's too much effort. Kahit na ilang beses ko nang sinasabi sa mga tropa ko na ayaw ko mag-boyfriend, hindi sila nagpatigil sa pagrereto sa akin ng mga lalaking madalas friend of a friend nila. Tumatanggi na lang talaga ako kasi talagang ayaw ko na. Nagbiro pa nga ako sa mga kabarkada ko na gusto ko na lang magkaroon ng anak kahit walang asawa. Anak na lang. Doon na nga nabuo sa utak ko yung idea na bakit nga hindi na lang ako mag-anak? Willing ako mag-alaga ng bata. Feeling ko, kakayanin ko naman yun. Kumbaga hindi ko lang kaya i-maintain ang relationship. Pero alam ko namang mabigat na responsibilidad ang pagkakaroon ng anak. Pero feeling ko kasi mas maibubuhos ko ang oras ko sa bata kesa sa karelasyon. Isa na lang talaga ang problema dito, Popoy at Bea. Paano naman kaya ako magkakaanak? I mean, oo, may artificial naman, pero that's too expensive. Gusto ko lang magkaanak. Ayokong mabaon sa utang. So, Popoy at Bea, this leave me with just one option. Kailangan ko makahanap ng lalaking papayag sa gusto kong mangyari. Isang lalaki na okay lang na maging kasangkapan sa mga balak ko. Isang lalaki na ayaw ng commitment. Yung tipong hindi na ako guguluhin once magawa na namin ang kailangan mangyari para magka-baby ako. At habang sinusulat ko to, hindi ko rin mapigilan ang sarili ko na matawa sa mga pinagsasasabi ko. Ang totoo niyan, lahat ng mga lalaki pasok sa kriteriya kung titingnan nyo. Swerte pa nga ang lalaking mahanap ko kasi imagine, wala siyang responsibility sa kung ano man ang mangyayari after. Kailangan ko lang talagang makahanap ng perfect candidate. Thus,
the search begins. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. Mga kapamilya, oras na natin. 32 minutes makalipas ang alauna ng hapon. At yan nga, ano, ang pagtatapos ng unang bahagi ng kwento natin ni Lalaine na... Ano nangyari, Lalaine? Ayaw makipagrelasyon, gusto na lamang mag-anak. Ano po masasabi ng mga kababaihan doon, Bea? Kasi masasabi lang ng mga kalalakihan sa ngayon, ha, sa mga nakikinig ngayon. Ako na lang. Ano masasabi nila? Ayan, meron na mga nag-volunteer, oh. Si Mark Louis Spirito. Ayan, volunteer ako. Ang dami mga nagpaparamdam dyan na. Well, gusto ko sanang sabihin, Popoy, na sige go, Lalaine, buhay mo. Well, totoo naman, buhay niya yun, yung trip niya and everything. Pero parang napaka, ano, parang hindi ko alam kung gaano kalalim yung pinaghuhugutan niya para gustuhin niyang magkaroon ng anak. I mean, she can't even maintain a relationship with another person. Tapos, gusto niyang maglabas ng bata sa mundong ito. And for some reason, nakikita ko kay Lalaine Popoy, no? Parang ang conceited, medyo conceited ng very, very slight. Nung dinescribe niya yung mga karelasyon niya nung college, two serious relationships daw, ha? Na ang dami daw kasing expectations sa kanya, siya nga kaya niyang makipag-usap sa jowa niya ng isang linggo, kaya niyang hindi makipag-usap. Parang gusto kong sabihin, girl, hindi mataas yung expectations sa'yo ng boyfriends mo noon. Hindi ka lang talagang mabuting jowa. Alam ko it's not that they have expectations from you. It's just you're not a good girlfriend. Okay? Let's be clear on that part, no? Kasi okay lang, Bea, siguro kung mga 1-2 days na medyo busy ka talaga, in absentia ka. Sige, I give it to you. Pero 1 week, ipinagmamalaki mo. Hindi kaya ko makapagrelasyon ng ano. Uy, ano bang foundation ng relationship nyo? Ang foundation ng relationship namin is no communication. Ganon? Yun yung nakakatawa, Popoy. Parang nagbumukhang feeling ni Lalaine, kinaganda niya or kinakool niya. Yeah. Yung ganon, yung, ay, kaya ko hindi kausapin yung jowa ko for like 1 week. They have so many expectations for me. Like, alam mo yun? Parang kala mo ang cool-cool niya. Kaya, tapos biglang sasabihin niya, ayaw kasi ng commitment. Gusto ko na lang mag-anak. Na para bang sinisisi niya doon sa past relationships niya na eme lang, kaya gusto na lang niyang mag-anak at ayaw niya ng partner. I mean, maraming mga babae ang gusto na lang, okay lang sa kanilang magkaroon ng anak, even without a partner, pero yun yung mga babae na madami ng pinagdaanan, Popoy. Yung talagang masasabing mong may karapatang sabihin na nawala na siya ng pag-asa sa love or finding sa pakikipagrelasyon. Pero hindi yung katulad ng ganyan na napakababaw ng hugot na ayaw kasi masyado raw siyang busy. Hindi, tsaka masyadong busy. Masyadong busy tapos mag-aanak ka. Tapos ang sabi pa, kaya ko naman. Yata. That's correct. Tama yun. Yata. Feeling ko is tama na description sa nararamdaman mo. Dahil feeling mo, pagka sinabi mong feeling mo, hindi ka sigurado. Ganun yun. Tapos yung yata, kahit anong statement, nilagyan ng yata, hindi sigurado. Diba? Ganun yun. Tama ka dun sa parting. At ito ko medyo naiinis. The way niya i-approach yung plano niya or yung plano nga niya sa buhay na magkaroon ng anak is parang kala mo ang gusto niya is lalaking parang laruan lang, natatatuhin lang niya na, anakan mo ako and then bye, chope. Alam mo yung parang naghahanap, parang ang trato niya sa lalaki, naghahanap lang siya ng kasangkapan, galing na rin sa kanya yon. Yung pwede niyang gamitin kasangkapan. Which is kind of for me, baliktarin mo yan. Gawin mong lalaki si Lalaine, sasabihin natin, ang degrading naman nun. It's the same. Kung babae si Lalaine, tapos naghahanap siya ng lalaking, sperm donor. It's the same. That's degrading to a man na alam mo yon.
Malay mo, willing naman na maging mabuting partner sa'yo, pero alam mo yun, gusto mo lang sperm donor. I mean, eto. Marami magbibigay sa'yo. Eto, Bea, sa totoo lang, marami ang pwedeng magbigay sa'yo niyan, Laleen. Pero kasi yeah, even kung yun yung ano mo, I mean, kilalanin mo yung tao. Kilalanin mo yung tao. Mabuti ba siyang tao? Maganda ba ang background niya? Wala ba siyang sakit? Diba? You just don't find na, pwede ka ba? Pwede ka? Hindi naman pwedeng ganun lang yun eh. Halika, pwede ka. Ikaw, pwede ka. Medyo pogi ka naman. Pero may sakit. Diba? May ano, na ipapamana papaano kung yung batang lumabas. Nabuo, yung batang lumabas. May naipamana pala yung ano. Tapos sasabihin mo, nasaan na kaya ang tatay nito? Wala akong makatulong. Sobrang hirap na. Yun. At saka ganon. Popoy, yun pa. Siya na mismo ang nag-decide na mag-aanak ako, pero nak, wala kang tatay ha. I mean, ako na ang magde-desisyon para sa buhay mo na wala kang tatay. Uulitin ko mga kamarkada, marami dyan ang mga babaeng gusto nila talagang ma-fulfill yung purpose nila na pagiging babae at nanay. Oo. Pero alam mo yun, sila talaga yung, alam mo yun, may malalim na hugot talaga, yung may karapatan talaga na masasabi mo, oh, it's okay, it's alright, i-push mo yan. Pero yung ganyan by experience, Bea, itinulak sila sa pagiging single mother. Diba? Yung ganun, na dahil sa mga ganun, nakaraang relationship, talagang hindi pwede, hindi. Mas pinipili ko na lamang maging single mother sa anak ko. Sinubukan ko na mag-tsowa, sinubukan ko na, wala talaga, hindi talaga, dito na lang ako. Doon na sila, ikinumit na nila yung sarili nila sa pagiging single mothers. Ayan, pero... They've been hurt, diba? So many times by men, different men. Kaya nagkaroon na ng trauma, ganun. Pero yung ganyan... Ito, ang bata pa... Tapos wala pa, sabi niya, dalawang serious relationships nung college. I think, Laleen, no? Kung ang magsasabi niyan, yung mga boyfriend mo siguro, baka naniwala ako na serious relationship yung pinagdaanan ninyo. But you weren't serious, diba? Doon sa dalawang yun. Ikaw, alam mo yung sa papel lang girlfriend o sa papel lang, gusto mo ba yun? Sa papel ka lang asawa. Yung ganun, parang, sige, ano lang to, arrangement. Kumbaga ganyan, fixed relationship, 'di ba? Ba sa convenience, I don't know, parang ang pangit lang, very degrading. Pero the question here is the ultimate question para sa akin bilang isang lalaki rin at bilang isang listener na nakikinig. Unang-una ang magandang itanong sa iyo, kung ganyan ang pangatwiran mo, Laleen, bakit gusto mo magkaanak? Bakit gusto mo magkaanak? 'Di ba? Okay. I can only think of a few reasons bakit gusto mong magkaanak. Ano, pagka tumanda ka, aalagaan ka, 'di ba? Kasi mag-i-invest ka eh, 'di ba? Yung iba ganyan eh, dapat tanggalin na natin 'yan ng mga anak natin. Nag-invest ako sa iyo para pagtanda ko, alagaan mo ko, ganito ganyan, tanggalin niyo na ho 'yan. Kung magbabalik ang mga bata ng mga pabor sa inyo, sa ating mga magulang, pagtanda nila, maraming salamat. Kung hindi and they choose to be ano no, basta turuan natin sila ng magandang asal, wag naman sila mga maging bastos. Hindi nila kayanin, 'di ba? Hindi nila kayanin. May mga pangyayari din sa buhay nila. We just don't expect na tumanaw ka naman ng utang na loob sa akin. Kung ganun ang gagawin mo sa anak mo, Laleen, tigil mo na 'yang kahibangan mong 'yan, please. 'Di ba? Kasi kawawa 'yung bata, bibigyan mo siya ng responsibilidad na hindi pa siya isinisilang eh nakaplano na. 'Di ba? Kung gagamitin mo lang siya bilang investment, wag. Hindi. Ang pangit. Wala lang nga siyang sinabing ano eh, 'di ba? Rason kung bakit. Ang sinabi lang niya is ano ba? Kaya ko naman mag-alaga ng bata. Parang ganun lang. Yes. Dali, eh yung bata. Kaya mag-alaga ng bata. Alam mo yung bata. The commitment itself. Correct. Bea, yung bata, kapag na-expose na, syempre, hindi naman pwedeng kayong dalawa lang magkasama ng bata. Yes, kinakaya mo, pero makakita yan ng isang pamilya, ituturo sa school na nabubuo ang isang pamilya sa pamamagitan ng isang tatay, isang nanay, bago lumabas ang bata. Ganyan, sabi nila, bakit si mami, wala naman ako nakikitang tatay ko. Di ba? Wala naman akong nakikitang lalaki sa buhay ko. Pagka nagtanong, nakaready na rin ba ang mga sagot mo as early as now?
Ibibigay mo ba sa kanya yung mga sabi na natin medyo kami nga eh. 38 years na ako, hindi ko maintindihan ang rason mo. Bakit yun lang yung ano mo? Sa bata pa na magtatanong, di ba? Hoy, eto, may nagsabi. Si Maynard Kabakungan Melchor. Sabi niya, 40 years old na siya, pagbigyan nyo na. It's not with the age. Not it's, really. It's the commitment. May mga 40 years old na ano pa, Bea. May 40 years old, may 45 years old. Kaya pa mga anak, di ba? At saka, I mean, risky, high risk, pero pwede pa. Pwede pa, 47, 48, meron pa mga nanganganak. Hindi, at saka, ano ngayon kung 40? Kung napakababaw naman ng belief sa buhay, ni hindi nga kaya mag-commit sa isang relationship. So, anong assurance na kaya niya mag-commit sa pagiging nanay? Lalo na pag nakita niya na mas mahirap pa sa isang relationship yung pagkakaroon ng anak utang na loob. So, alam mo yun? Kaya ito, hindi nahirapan si Riven na makasama natin ngayon. Hello, maraming salamat Riven sa yung pa-13 Swedish crown. Ha, maraming salamat. Si Francis Balandra sabi niya, kung donor, marami ang kayang magbigay. Pero naisip mo ba sa sarili mo, papaano naman yung bata, paano kaya yung bata? Gusto kaya niyang mabuhay ng walang ama? Or hindi kilala ang ama? Diba? Those are legitimate questions. Thank you, Francis Balandra. Na kailangan mong sagutin. Diba? Kasi kung ang concern mo lang, ako, alam mo lahat ng ano mo, ako, ganito, puro ka ako. Puro ka ako. Buuin mo mag-isa yung baby na gusto mo. Sige. Nang walang, I'm sorry, pero biologically, we are sexual, ano? Kailangan talaga ng isang sperm na makapunta, makarating sa egg cell ng babae. Pero kung ganyan, puro ako, hindi mo kailangan ng tulong ng iba, gawin mo mag-isa muna lang. Buti na lang talaga, Popoy. Asexual. O hindi ako galit sa'yo, Lalaine, ha? Baka ako napipisin mong donor. Joke lang. Buti na lang talaga, Popoy. Si Carlo Prodagalidad, nagpadala ng 800 stars. Kaya medyo bumaba tuloy yung inyong natin. Ni Carlo Prodagalidad. Pero I think Lalaine, maintindihan ni Lalaine kung bakit ganito yung mga reaction natin. 'Di ba? Humihingi nga naman ng payo itong si Lalaine at syempre hindi naman lahat ng payo ay napaka-sweet sa iyo at pabor sa iyo. 'Di ba? Dahil medyo kakaiba ka mag-isip, girl. Hindi nakakatuwa yung ganyang pag-iisip. That's so selfish, 'di ba? Masyadong self-centered. Yeah. Yung huwag ka na mag-anak, 'di ba? Dumating ka sa mundo, gusto mo mag-isa ka lang. Umalis ka rin, mag-isa ka na lang rin. Di ba dapat ganun na lang, girl? Alam kasi natin yung feeling na magkaroon ng anak. Kaya alam mo yon at nakikita natin na itong batang tong si Lalaine or kung ano man ang edad niya, wala pa sa kanya yung, alam mo yon, yung maturity to be a parent talaga. We're worried about you, Lalaine, pero mas nag-aalala kami dun sa batang gusto mong ilabas sa mundong to. So you have to take note of that, Lalaine. Yes, that's the bigger responsibility that you have. Pero meron pang second part kasi ang kwentong ito. Na isa katuparan ba? Na isa katuparan ba ni Lalaine ang kanyang search for the next? Ay, hindi pala for the next, for the first sperm donor. Diba? Sa kanyang gustong pag-aanak. Donor. Oo. Yeah. Ah, sige. Tumukha mo yung online yan. Dami yan. Sigurado sa'yo. Ang dami mag-ano yan. Ako na lang. Ganyan. Ayan, naglabasan sa comment section. Oo. Ang daming very much willing. Pero alam ko na marami ang in question, bakit mo gustong magkaanak? Bakit mo gusto magkaanak in the first place if you're not willing to share your life with someone special? Diba? Pag-isipan mo yan, Lalaine. Pero ito, second part ng kwento. Ituloy na natin at 14 minutes before 2 p.m. Kasama nyo nga po kami, DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. And of course, medyo MBR na pa din. Gorgeous B, Bea po. Popoy at Bea, remember yung mga lalaking nirereto sa akin ng mga kaibigan ko? Pinilikan ko silang lahat.
nakipag-date ako ulit sa kanila. Siyempre, sa umpisa ng bawat date, nagpaka-casual lang ako. Hindi naman yung tipong sugod agad, tapos sasabihin ko na gusto mo maging daddy na magiging baby ko? Hindi naman ganon yung approach ko. Normal na date na muna siyempre. Tapos habang tumatagal ang date, slowly, ino-open up ko yung topic about having kids. Sisigundahan ko kaagad ng, what do you think about just having a kid? No marriage, ganun. Depende sa magiging sagot nila kung itutuloy ko pa ang pag-push ng agenda ko. To be completely honest, sa lahat ng nireto ng mga friends ko pagdating doon sa question na yon ay tumitiklop na. At nagpatuloy ako sa ganitong dating setup, Popoy at Pea. Actually, ang tagal kong naghintay para makahanap ng lalaking talagang pasok na pasok sa banga. Popoy at Bea, dito na nga papasok sa eksena si Adam. Nakilala ko si Adam dahil sa freelance work ko. Nagkataon kasing nagkasama kami sa isang event at talagang nag-click kaming dalawa agad. Yung mga small talks, nauwi sa coffee dates, na nauwi sa mga out-of-town trips, na nauwi sa mga trips abroad together. Para sa mga girls out there, kung makikita nyo lang talaga tong si Adam, sobrang perfect niya. What a specimen of a man! Nagtagal pa na nagtagal ang ganitong setup namin ni Adam. Yung tipong wala na pag-usapan. Enjoying the moment as they come, kumbaga. Popoy at Bea, when we finally reached the point na we were both ready to be intimate, talagang binigay ko ang sarili ko sa kanya. Remind ko lang ang lahat ng nakikinig o remind ko lang sa lahat ng nakikinig na hindi kami ni Adam. Walang napagkasundo ang ganon. Parang unspoken rule lang na we are dating. At eto ka na nga, Popoy at Bea. Paparating na tayo sa juicy part. We were out in a bar hopping with our friends. Chill na gabi lang talaga siya when suddenly, Adam asked me kung okay lang daw ba na mauna na kaming umuwi. Bilang hindi naman tayo inosente, syempre alam ko na agad kung saan kami papuntang dalawa. So dumating na nga kami sa apartment niya and as expected, we did it, Popoy at Bea. Okay na sana ang lahat eh. He was really good pagdating sa foreplay. Kaso, nung gagawin na namin, bigla siyang huminto and he told me na, Lalaine, would you give me the honor of being your boyfriend? Ay te, shock talaga ako sa tanong niya. Baby lang ang habol ko at hindi jowa. So sabi ko sa kanya na, I'll think about it. Yung medyo in a naughty way para hindi mag-isip ng kung ano tong si Adam. Saka ko sinabi sa kanya to wear protection before we do it. Popoy at Bea, paano ba to? Yes, I know. Bakit nga hindi na lang maging kami ni Adam, tapos kung magkakaanak man kami, edi okay, win-win situation, diba? Ewan ko ba? Masyado na kasing nabaon sa utak ko yung idea ng pagkakaroon lang ng anak. Ang babaw ng problema ko, no? Popoy at Bea, ako talaga ang problema. Ang bait-bait ni Adam. Sweet and caring pa. Bakit ba ako natatakot mag-commit sa kanya? Ano ba ang pwede kong gawin para ma-shake out yung feeling na to sa katawan at utak ko? Sana matulungan niyo ako, Popoy at Bea. Kahit anong advice, tatanggapin ko. Umaasang matutulungan nyo, Lalaine. Dear M.O.R. Ang mga kwento ng puso mo. That song you heard was Gigi Dalana and the Gigi Vibes
Topak. 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 Ito pak po ang title ng awiting yan ni Gigi Dalana na I don't know, no, medyo bakit, swap. I mean, hindi yung lyrics. Bakit hindi MOR Topak yung storya natin today? Oo nga eh. Hindi lahat sa lyrics ay ano kasi wala naman tampuhan, walang ano, no. Pero parang medyo malala nga rin. Oo, medyo malala rin ang sorry, ano, no, Lalaine Topak. Oo. Okay. Alam mo, meron akong isang comment dito sa YouTube na, oh nga, no? Ito, sana maging eye-opener para sa'yo, Lalaine. At sa mga katulad ni Lalaine, nasabi na natin medyo ligaw na ligaw yung landas. Pagdating sa, yan, pag-aanak, yung mag-aanak na lang ako, ayoko ng tsowa. Why? Hindi rin nila masagot. Why? Ayan, sabi ni Jemaribel Beltran, hindi ko magets kung saan humuhugot ng takot itong letter sender na si Lalaine. Kung kami ngang traumatized nga sa love ay sumusugal pa rin. Ikaw pa kaya? Diba? Wala kang, I mean, thank you Jemaribel Beltran sa iyong comment na yan. Kasi hindi, eye-opener ito para kina Lalaine at sa mga katulad niya nga na ayoko na lang mag-jowa kasi siguro natatakot doon sa mga sinasabi na ng mga kaibigan niya o sa mga experiences. Ito yung masama minsan, Bea, kapag ka yung observant ka nga sa paligid mo, pero ina-absorb mo lahat ng mga mistakes nila. And as if sa'yo na nangyari, di ba? Pinangungunahan mo. Nagkwento yung kaibigan mo na niloko siya ng tsowa niya, ng babae. Okay, sige. So ang tingin mo sa lahat ng mga lalaki, manluloko. Eh di, papaano pa nga sa'yo makakapagpapogi ang isang tao kung tingin mo sa kanya, manluloko in the first place. Ayan, naloko ang isang kaibigan mo, iniwan ng dahil sa pera. Di ba ganun at ganun na yung mga iisipin mo? Hindi mo kailangan i-absorb yun. You are a different individual sa iyong kakilala, sa iyong kapamilya. Di ba? And look at you now. Di ba? Look at you now. Nalilito pa ngayon. Diba? Which is maganda rin, Bea. Maganda nangyari. Dahil eto na. Diba? Itong si, anong ang pangalan nitong lalaki? Si Adam. Si Adam, bukod sa naging ex yan ni Eve. Adam and Eve. Diba? Si Adam bilang lalaking lalaki, no? Unang lalaki. Unang tao. I mean, siya yung nagbibigay ngayon sa'yo na, oh nga, no, bakit hindi mo subukan pumasok muna sa relationship? Dahil meron naman talaga maayos na tao. Diba? Meron mga maayos na makakarelasyon. Oo, pwede naman pala. Eh, ikaw, saan ka nga ba natatakot kasi, Lalaine? Nangyari ba sa nanay mo? Nangyari ba sa kapatid mo? I don't know. Nangyari ba sa'yo na ganyan? Definitely hindi nangyari sa'yo. Diba? Saan ka nga humuhugot? Tama yung tanong. Oo. Pero alam mo, Poy, eto ha, may nabasa kasi ako. Pumunta din ako sa YouTube. Sabi niya, akala ko ba gusto mong magpabuntis tapos pinasuot mo ng protection. Hindi kasi, alam mo, doon na talaga lumabas na walang pakialam tong si Lalaine sa feelings ni Adam. Ang habol lang talaga niya is mabuntis siya ni Adam. Kasi gagawin na nila, di ba? As in yung the deed itself. As in yung final part. Di ba? Yung main ano. The main event. Yung show. Oh. Kaya lang, biglang nagtanong muna etong si Adam, will you be my girlfriend? Kaya napaurong si ano, si Lalaine. Ay, akala ko ba wala tayong commitment? Tapos ngayon, tatunayin mo ako maging girlfriend? Okay. Ah, wait lang. Parang hindi yata ito yung tamang tao para buntisin ako kasi gusto niya ng jowa-jowaan. O na-sense niya eh. Na-sense niya na ano, na magkahabol ito, baka mabuo, maghahabol ito, guguluhin pa yung buhay ko. Kaya, natakot na naman. Niya ng protection. Kaya Popoy, doon pa lang, doon na talaga lumabas na hello na sa middle of lovemaking na kayo, pero nagawa mong umurong. Ibig sabihin, wala ka talagang matinding feelings para dun sa tao. And you don't care about Adam at all. Kaya kung ako sa'yo, Lalaine, huwag ka na mag-isip pa. Huwag mo, tantanan mo na si Adam. Huwag mo nang kitain utang na loob. Sisirain mo lang yung tao dahil sa kagagahan mo.
Alam mo yun, nag-effort na si Adam Popoy with feelings ang pinaggagawa ni Adam at hindi lang basta-basta, alam mo yun, M&M lang. Nakakatawa kasi ayaw niya ng commitment pero like nagawa nilang mag-date, mag-coffee date, mag-ibang bansa, mag-ibang lugar dito sa Pinas, mag-travel and everything. Hindi pa ba alam mo yun, papunta na sa full-blown relationship? Pero like, ganun kalala sila Lane, na kaya niyang, sige magpapanggap ako na okay, gusto ko itong ginagawa ko, na jwa-jwaan tayo kunwari, pero hindi naman talaga. Para lang alam mo yung jauntis mo ko. Tapos nung ayun na nga, nalaman niya na hindi pala sila parehas ni Adam, ang dali niyang bitawan yung ano, yung intimacy ng lovemaking nila. So, alam mo yon, yung takbo ng utak nila Lane, wale. Kaya alam mo, Lane, huwag si Adam utang na loob. Huwag mong bibiktimahin si Adam. But of course, Bea, no? Meron naman din tayo dahil sa bukas na rin naman ang isipan natin ngayon. 2023 na. And tama si Bea, wag na si Adam. Kasi Adam is ready to give himself sa relationship. Diba? Andun siya for the relationship siya. Ikaw, for the anak lang. Diba? So medyo, hindi kayo ano rin. Pero, syempre merong idea kasi ng co-parenting. Diba? Co-parenting, Bea. Ngayon, ang hindi natin masasagot dito, Lalaine, sa ngayon, eh kung ilan yung kailangan mong pagdaanan. I'm sorry, parang mabababoy yung katawan mo. Ilan yung pwede mo makausap about it. Kasi, di ba, sinasabi mo naman, syempre, usap naman muna. Tapos, what do you think about the idea of having a kid na walang ano. Sige. Pero ano na magiging ano mo niya? Ano nang magiging reputasyon mo pa sa sarili mo na ano subok-subok kapag ka na fall out? Oh, kapag ka na fall ka sa akin, out. Hindi, sorry. Gusto ko lang talaga magka-baby. Alam mo, siguro may isa, dalawa hanggang apat siguro maipapayo ko sa iyo, Lalaine. Para maging masaya ka pa rin sa buhay at 'wag mo na kaming gamiting mga kalalakihan. Ang una, pangalawa, pangatlo, pang-apat. Sama mo na rin yung panlima. Magiging masaya ka na rin dyan. Sarilinin mo na lang yan. Sarilinin mo na lang yan, ano, Lalaine. Diba? Ganun na lang gawin mo. Diba? My God! Hindi, pero... pinapanood mo? Hindi, pero sige kung tao tayo eh. Hindi, tao tayo for the mature yung mga mas mature na mag-isip ng mga ano. You know what I'm talking about? Wag mo na kaming gamitin bilang object. Kami mga kalalakihan. Kung ganyan ka lang rin naman mag-isip. Ngayon maghanap ka ng yun nga yung willing na maging co-parent. Pero even yung co-parenting tila ayaw mo eh. Oo, kasi yung pagka-co-parenting, Bea, okay, sige, magkakaanak tayo, pero ipakikilala kita. May mga arrangement na ganyan. Ipakikilala kita, magkaibigan tayo, di ba? May anak tayo, ikaw ang tatay, ako ang nanay, kahit mag-asawa ka na ng iba, o kahit ako hindi na rin mag-asawa, yung mga ganyan. That's co-parenting. Pero ikaw, gusto mo talaga, pagka nabuo yung bata, ay wala ka nang pakialam, kahit hindi ko na makita anino mo, kahit kailan. Yun yung gusto mo. Na... teka lang naman, at unfair din yan kung sakaling gusto ko naman talaga ng tao. At kami mga kalalakihan, ha, huwag nyo namang isipin na kapag ka, ang babae ay naghubad sa harapan namin, kahit sino pa yan, kahit ano, ay talagang bumibigay kami. Of course not. Siyempre, we have our standards also. And diba? Morals. Hindi po totoo yung, and morals, hindi po totoo yung kapag ka nilagyan yung poste ng palda. It's just a joke. It's just an expression para doon sa mga nagbibiro ang mga kaibigan. But in reality, kahit nga ho wala ng palda, maayaw naman din ho kami. Lalo kung ganyan ngang mga klaseng kausap. Diba na, hindi, gusto nga kita eh. Kaya nga, I wanna make love to you. Diba? I wanna make love to you because I want you. Diba? I want to be intimate with you because I like you very much. Diba? Pero hindi ibig sabihin na, sige, yun lang naman ang gusto. Teka lang. May konsensya rin po ang mga kalalakihan, ha? Baka hindi nyo po alam. May konsensya rin. May morals. Thank you, Bea. At saka, alam mo yun, Lalaine, ang bata, dapat
pinapanganak sila dito and they were made out of love. At hindi dahil ginawa lang sila ng wala lang, tapos tatakasan pa or tatanggalan mo pa ng isa pang magulang para lang masatisfy yung kagustuhan mong lifestyle. Na may anak, pero alam mo yon, walang jowa, walang partner. Kung ako sa'yo, kung sige, desidido ka, yan talaga ang gusto mo, huwag ka naman damay ng ibang tao, okay? Pag-ipunan mo yung artificial na sinasabi mo. Insemination. Yung mga ganyan. Para alam mo yun, pero alam mo, Popoy, na ano pa rin ako eh, na magluluwal ka ng bata para lang masatisfy yung gusto mong peg mo. Yun yung gusto mo. Yes, yun yung gusto mo lang. Diba? At hindi dahil may pagmamahal ka sa sarili mo at may pagmamahal ka na, alam mo yun, nagawa mo yung bata out of love at pag hindi ganun, wag na lalain, utang na loob, maawa ka dun sa bata. Parang ano, parang gusto mo lang na may malalarong parang manika, ganyan. Iba yung manika. Bumili ka na lang ng manika. Bumili ka na lang ng manika. Oo. Ganun lang, hindi. At saka alam mo, sabi ni Kevin Binuya, minsan kasi hindi rin nag-work yung mga idea sa utak natin. Yeah. Think before you make a decision. Ang pinaka-casualty kasi dyan, yung bata. Kasi magtatanong at maghahanap yan ng ama niya hanggang sa lumaki siya. Diba? Yun yung totoo. Sabihin natin, sige, meron tayong isasagot. Meron kang isasagot, nakaisip ka na. Pero kapag ka narating niya na yung age of maturity na, teka, mami, bakit ganun lang yung mga sagot mo sa akin? Yung iba nga, buhay na buhay yung tatay. Sabihin, patay na yung tatay mo. O kaya nasa ibang bansa. Taga doon na ba siya? Hindi na umuwi. Mas maigi na nga yung ganun eh, no? Kung sakaling totoo. Pero yung kasinungalingan, anong buhay nga rin naman? Hindi ko pinipilit. Ako ha, hindi ko pinipilit na makipag-boyfriend ka, makipag-relasyon ka, lalain. Hindi ko pinipilit. Pero you open yourself doon sa idea to be really loved. Diba? Na gagawin mo ito with the person that you really love also. Diba? Yung ganitong bagay. Kasi hindi naman biro yan. Buhay yung gusto mong buhay na ibibigay ang gusto mong mabuo. Hindi yan parang robot o manika nga na dadaan sa ano tawag mo rin sa line na yan? Yes, production line na pagkalabas. Yung ganda-ganda, ang cute-cute. Ikikip ko to, alagaan ko to. Hindi po bagay. Yan ang pinagkaiba ng mga bagay sa mga tao. Diba? Mas mataas ang antas nating mga tao kaysa sa mga bagay na feeling natin nakakapagpasaya sa atin. Ngayon, kung hindi ka pa rin talaga makumbinse, basta meron akong 5 advice sa'yo, ha? Pili ka na lang kung paisa-isa, padala-dalawa. Ay, nako po. Hindi ako nagkulang sa'yo, Lalain. Ang huli ko na lang sasabihin kay Lalain, Popoy, Lalain, huwag kang masyadong mapagmataas na parang feeling mo lahat ng lalaki sa mundo hindi makakatapat sa kung anumang standards mo. When in reality, ikaw ang may insecurities, ikaw ang natatakot makitaan o mabuko yung mga shortcomings mo at sinisisi mo lang sa lalaki o sa partner mo ang lahat. I'm telling you, Lalain, just open your mind and try to open your heart. Meron at merong darating dyan na lalaki na magpaparealize sa'yo na kahit hindi ka perfect, kayang-kaya kanyang mahalin. At magpaparealize sa'yo na kaya mo rin palang magmahal talaga. At may ibubuga ka bilang isang partner. Dahil alam mo, parang tumatak lang talaga kasi sa isip mo na I can't commit ganyan. Hindi lang talaga dumarating yung tamang taong, alam mo, yung mai-in love ka talaga ng sagad to the bones. Kaya antayin. Bea, I don't know if you would agree with me sa sasabihin ko, no? If you just, yun nga, yung sinabi ni Bea, iba yung pakiramdam. If you open your mind and you open your heart before you open your legs. Yes. Diba? Iba yung pakiramdam nun, Bea. Kasi, tama? Ay, ano bakit, Popoy? Ang sarap nun eh. Open dito, and then open dito. Triple pleasure. Yeah. Kesa naman sa yung sababala, pang pleasure lang yan. Pero, buksan to, ito, at yung legs mo,
amazing. I mean, yung talagang spiritual yung connection, di ba? Yeah. Hindi lang basta sexual na para kang isang babaeng bayaran na ginagawa mo lang yun for the sake na para kumita ka, makakain ka ngayong araw na to, may kailangan kang bayaran. Yung mga ganyan, di ba? Iba kapag ka bukas ang puso mo, bukas ang isipan mo, at bukas din yung legs mo. Yeah. Iba talaga yung satisfaction na makukuha mo doon. Out of this world talaga. Ayan. Pero kung sa paghahanap mo, bukas ang bukas yung legs mo, pero sarado ang isip mo, sarado ang puso mo, walang satisfaction dyan. Walang satis, pero merong... Okay. Ayan, may satisfaction. Ayan mga kapamilya, 9 minutes makalipas ang alas 2 ng hapon. Pero maraming salamat sa iyo, Lalaine. Sana sa mga komento natin, Bea, sa mga komento ng mga kamorkada rin namin, nakatulong kami sa iyo. And I really hope that you really open your mind, you open your heart before you open anything open else. Yes. Yeah, before you open anything else. Dahil dyan, Popoy, tama na. Baka kung ano pang i-chika mo, ha? Meron tayong poster for tomorrow. Ayan. I-open na natin. Ano bang pwede nating mapakinggan bukas? Ngayong Webes sa Dear M.O.R. Pasensya ka na, princess, ha? Hindi ko alam bakit parang ngayon lang nakakita ng tao yung mga magulang ko. Hashtag Dear M.O.R. Selos ka lang. Mas masarap pa yung feeling na nagseselos kesa sa nagdadamot na. Ay, nako. Oh, ito. Nalisagutin lang natin ulit na mabilisan, Bea. Ayan, sabi kasi ni Auntie, ni Dan. Bakit with protection kung gustong magpabuntis? Eh, yun nga. Pinaggamit niya ng protection kasi feeling niya hahabulin siya kung sakaling mabuo yung bata. Oh, diba, nagtanong pa kasi si Adam ng will you be my girlfriend bago pasok dapat. Yeah. So, pero ang ito naman sumagot si Lalaine, sabi niya ay hindi, talagang okay naman kami, pero ano 'yun, pabalot. Take off. Kaya de joke. Pabalot. Si Makoy pa. Tinake home pala ni ano ni Lalaine. Okay. Ay ka na mga kapamilya, 11 minutes na makalipas ang alas 2 ng hapon. Maraming salamat sa inyong pagsama ngayong midweek Wednesday na ito sa Dear MOR episode natin. Bukas makasama natin of course ang ating mga magagaling na mga dramatista. Sa ngayon, papasalamat po muna kami. Ako po si DJ P, DJ Popoy. That's my Guapopoy. At ako naman po, Gorgeous B, Bea Bells. Yan, at syempre, ang lagi namin paalaala, stay safe, stay healthy, at kahit ano nga po mangyari, Mike Family, please, stay in love. At Lalaine, learn to love. Yon. Wow. And, of course, stay happy. Bye-bye!